Magandang regalo sa mga Pilipino ngayong araw ng kasarinlan ang pagkakataong makita ang isang obra ni Juan Luna na mahigit isang daang taon ding nawala. Kanina lamang yan binuksan sa publiko. Kung paano yan natagpuan, alamin sa pagtutok ni Mark Salazar. Ang obra ni Juan Luna na mahigit isang siglong pinagahanap, sa wakas lumutang na. Ang Himen o Himeni, pinilahan kanina sa Ayala Museum kung saan ito makikita ng publiko sa unang pagkakataon. Mga kapuso, papasukin natin, titingnan natin yung Himen o Himeni ni Juan Luna. Ito ay pininta di umano ni Juan Luna sa Europe. Inuwi lamang siya rito after ng napakahabang panahon paghahanap ng maraming mga art collectors. At finally, in the last 14 years sa paghahanap nila, nandito na ngayon sa Ayala Museum ang Himen o Himeni na painting ni Juan Luna. 1891 daw huling nakita sa Paris, France ang obrang Himen o Himeni. Ang huling nalaman ng mga art collector na ipagbili raw ito ng anak ni Juan Luna sa Europa noong 1930s, pero hindi nalaman kung sinong bumili. Isa si Jaime Ponce de Leon sa mga art collector na naghanap sa nawawalang obra ni Luna. At sa nakalipas na 14 na taon, nagtawag at nangatok sa mga mansyon ng duke at kontesa sa Europa si Jaime. Until in 2014, I got a call na if I could be right at a certain address, no? So, and it was to be like a 10 a.m. sharp of that day. And I was there at exactly 10 a.m. Grabe, di ko makapaniwala anong tinitingnan ko. So, yun. It was the Holy Grail that I was looking at. So, grabe. Nagtagumpay si Jaime sa negosasyon at naiuwi niya sa Pilipinas ang Himen o Himeni noong 2017. It stayed in my storage all these years until so when it was in my storage, well, I never told anybody I had it. Even my closest friends, they didn't know anything about it. No one at all. Walang itutulak kabigin sa mga obra ni Luna. Pero ang Himen o Himeni ayon kay Jaime ay kaiba sa Spolarium o kaya'y ng Death of Cleopatra na puro may temang social realist na madilim at malungkot. Most of them were social commentaries. Great works, equally great works. But here is a work that was created or made by Luna as a monument to love. It was to commemorate the biggest moment of his life, which was to marry a Pardo de Tavera. Sinasabing ginawa ni Luna ang obra noong 1880s matapos magpakasal kay Paz Pardo de Tavera. 1889 nanalo ng bronze sa itinuturing na Olympics ng art competition ang Himen o Himeni. Biruin mo, isang Indio ang tumalo sa iba pang magagaling na puting pintor sa panahong iyon. Ang mga modernong visual artist namamangha naman sa emosyon ng bawat detalye ng obra. Lalo na't alam sa kasaysayan ang sinapit ng relasyon ni Luna kay Paz. Dahil sa selos, binaril at napatay ni Luna si Paz at ang kanyang biyanan. Sa susunod na 3 taon, Ayala Museum ang mangangalaga ng obra. Bagay na hindi raw mura. We do monitor the light, the amount of light that we use in each room, the temperature, the humidity, and so on. And that's why we actually really rely on the specialization of a whole team to really take care of these priceless treasures. Ayaw sabihin ni Jaime kung magkano niya nabili ang Himen o Himeni, na hindi raw tamang lagyan ng tag price. No, I'm not rich. Woo! Have to work doubly hard to be able to acquire it. I had to increase the number of hours that I worked in a day just to be able to acquire it. Ika nga, lahat ng bagay ay may katapat na presyo, maliban lang sa mga bagay na hindi ibinebenta. At wala raw balak si Jaime Ponce de Leon na ibenta ang Himen o Himeni. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.
Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.